kung nagpaplano kang kumuha ng motor pero wala kang budget para sa brand new, ito yung isa sa bagsakan ng mga second-hand na motor or repossessed motorcycle. Ang maganda rito mga paps, pwede kayong kumuha rito ng cash or installment basis kahit hindi kayo taga dito sa kanila. So sa mga magtatanong kung anong unit naman yung meron dito, dito pala sa pinakabunga dito, sobrang rare kumakita ng ganitong motor na second hand kasi ito mga high end. Ayan nga, meron sila ritong Aerox version 2.1 na ABS version. Hindi lang ito yung high end nila, dito sa likod ng Aerox meron sila ritong dalawang NMAX version 2.1. Ayan, available din dito sa kanila. Ayan yung itsura niya mga paps. Tapos dito sa may bandang likod nitong NMAX na to, ito another option ulit pagdating sa NMAX. So ayan, ABS version din siya. Pagdating naman sa parts niya, napaka glossy pa nung kaka niya. Headlight lens, napaka solid pa. Dito naman sa bandang kabila, meron sila ritong Suzuki Raider R150 na carb type. So ito, mag-sample tayo ng presyo nila rito. So this one, nagra-range ng 66,000 pesos yung bentahan nila rito. Tapos ito ang maganda rito, kahit na 150cc siya, naka zero down payment yan. Ayan o, oh. And then sa monthly niya, nasa 3,659. Pero ang good news dito mga paps, lahat ng motor dito, lahat ng nakikita nyo na yan mga paps, less 500 pesos, basta updated lang yung bayad mo or hindi ka madedelay sa monthly installment mo. So yan lang yung mga sample unit na meron dito sa kanilang warehouse. Samahan nyo ako, lilibutin natin yan. Syempre titignan natin kung magkano yung cash price, down payment, tsaka syempre pati yung monthly installment, right? So yung what's up mga paps, welcome back sa panibagong reposere video natin. So ngayong araw nga mga paps, i-update ko kayo sa pinaka latest available repossessed motorcycle dito naman tayo sa bandang Cavite. Kaya kung naghahanap ka ng second na motor mga paps, tapusin mo itong video natin mga paps, baka nandito na yung nahanap mo, right? So pagdating sa location, bago natin simulan yung vlog natin, napakadali lang puntahan itong kanilang branch dahil along the highway lang siya eh, no? Ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Motor Trade Molino Bacoor Cavite branch. So makikita nyo yan, ito yung pinakalabas ng branch nila. So yun mga paps, simulan natin dun sa may bandang Raider R150 papunta dito sa mga NMAX tsaka sa Aerox. Kasi ito maraming nagre-request sa akin ito eh. Ito yung nag-iisang Suzuki Raider 150 dito sa kanilang bodega kasi dun sa bandang dulo mga brand nyo na. So ito nga, Suzuki Raider R150 na color blue, wag na natin patagalin to. So sa presyo ng cash nila, nasa 66,000 pesos. Tapos sa down payment, ayun ang maganda rito, naka zero down payment. 150cc siya, tsaka medyo high end yan, pero naka zero down payment, so all goods na to. Tapos pagdating sa monthly, nasa 3,659, less 500 pesos lahat ng unit nila rito mga papsa. So iless nyo na lang yung 500 pesos dito sa monthly installment, magiging 3,159 na lang monthly installment ng Raider R150 nila. So pagdating sa body parts niya, kung napapansin nyo, talagang pure stock siya, mukhang walang nabago rito. Pagdating nga lang sa front tire niya, ito hindi na siya ganun kakapalan, pero pwede pa naman. Sa lens niya, okay na okay, di walang kabangas-bangas. Sa mileage, syempre hindi natin mache-check since naka-digital panel to. Ayan yung itsura ng Raider R150. Okay pa rin yung gulong niya sa likod mga paps. So pagdating naman dito sa kabila, meron sila ritong NMAX na version 2.1, ABS version. Ito yung presyo nila rito, yung brand new price nito, nasa 151,000 pesos. Pero ngayon repo na siya, naging 110,000 pesos na lang yung presyo niya. Tapos ang maganda nga rito, ganun niya, kung pwede kang magulugan, pwede kang magulugan dito. Nasa 11K lang yung down payment. Pagdating sa monthly, nasa 5,233, less ng 500 pesos. So magiging 4,733 na lang. Monthly for 3 years, makukuha mo na tong NMAX nila. Ayan yung itsura. ABS version, pagdating sa headlight lens niya, suwabing-suwabi pa yung lens niya, napakaganda pa, sobrang tingkad pa ng kulay. So sa kaka niya, sobrang glossy pa naman, ayun yung itsura niya. Meron pa rin siyang visor, wala lang side mirror na nakalagay ito ha. And then sa mileage, hindi natin ma-check since naka-digital panel. So ayun yung overall na itsura ng NMAX version 2.1 nila. Wala pa nga lang siyang plate number, ayun, mukhang okay pa to, NMAX na to. Sa gulong niya rin sa likod, sobrang kapal pa ng mga tread life niya, ayun o. So ayun, puntaan nyo na ito kung naghahanap kayo ng ganito. Tapos dito sa kabila may NMAX uli sila, Icon Gray naman tong isa na to. So etong isa nasa 107,000 pesos. Tapos sa hulugan 10K yung down niya. Tapos pagdating sa monthly, nasa 5,114, less 500 pesos pa to. So nasa 4,514 na lang monthly. Panalo na rin to mga paps, mababa na yung monthly niya. Halos papatak na lang to ng nano. Nasa 4,614 na lang, ayun yung itsura nyo.
kompleto rin yung parts niya, and then ABS version. Maganda pa rin yung lens niya, oh. All goods na all goods sa kulay. Swabe kasi nandito sa loob ng bodega. So, pagdating sa parts, ito yung overall itsura ng NMAX na to. Makapal pa rin yung gulong niya sa likod. Ayun yung upuan niya. Sa mileage, hindi natin masisilip, mga paps. Tapos dito nga sa pinakaunahan, meron sila ritong Aerox version 2.1. Kaya lang nawala na yung label, eh. So encore nyo na lang sa kanila, mga paps, ha. Ayun yung itsura ng Aerox nila. Medyo meron lang siyang tape dito sa may bandang signal light lens niya sa may bandang kanan. Then ABS version sa gulong niya sa harapan, medyo palitin na nga lang. So ayun yung mga high end nila, mga paps. Dito naman tayo sa kabila, mga paps. So pagdating naman dito sa mga Suzuki Smash nila, ito mga pangharabas, pang daily, pang araw-araw, pamasok sa trabaho, napaka all goods gabitin ito. Itong color red nila, nasa 44k yung bentahan nila rito, zero down payment pa rin. Sa monthly nasa 26, less 500 pesos, so nasa 2126 na lang yan. So ayun nga pala, mga paps, kung sakaling kukuha kayo ng motor, lalo trepo, mas maganda na magsama tayo ng marunong tumingin para syempre ma-check maigi yung motor, right? Tapos dito meron link smash, ito yung disc brake version. So itong isa na to nasa 39,000 pesos yung bentahan nila, zero down payment, 2386 yung monthly, less 500, so magiging 1886 na lang monthly niya for 3 years. Sa inyo itsuro disc brake version, ito yung gusto kong version ng smash kasi mas makapit na yung preno niya. Tapos dito drum brake version, kaya lang itong isang na to medyo may sira yung fender niya, tsaka medyo mas mahal siya ng 10k compared dito. Nasa 49k ito, zero down payment sa monthly, hindi lang nakalagay pero tingin ko nasa 2.5 siguro yan. Ayun yung itsura niya. Sa mga pang business nila, meron ditong isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya lang karamihan, mga paps, mga wala na nakalagay na label, tingin ko mga kararating pa lang nito. Kung sakaling gusto nyo malaman yung presyo nito, iniwan ko na yung contact number nila dyan sa description tsaka sa comment section para pwede nyo silang contactin directly para mas mabilis po nilang masagot yung inquiry nyo, right? So eto nga pagdating dito sa pinakadulo, kung napapansin nyo, karamihan dito mga Suzuki Bergman Street na 125cc, apat na Bergman yung meron sila. So dito sa pinakauna, meron sila ritong color white. Kaya lang ito, mga paps, for pricing pa siya, siguro kahatak pa lang. Meron pa kasi itong 30 days na grace period para bawiin siya nung dating may-ari. So abangan nyo na lang yan. Tapos dito meron ako nakita rito, ito may presyo na Suzuki Bergman Street na 125 pa rin, color white naman siya. So impresyon nila rito, itong isa na to nasa 72,000 yung cash. Pero kung tight yung budget mo, eh nga pwede ka maghulugan dito. Nasa 39 yung monthly nila, tapos zero down payment, less 500 pa to kung di ako nagkakamali. So nasa 1.4 na lang monthly niya for 3 years, eh, no? Ayan yung itsura niya, mga paps. Etong Bergman na to halos bagong bago pa, eh, no? Napapansin yung lens niya, sobrang detalyado pa nung loob. Tapos sa kulay niya maganda pa rin. Pagdating sa front tire, napaka solid pa, mga paps. So ayan, Bergman Street. And then dito another option pagdating sa Bergman Street na 125, color matte black to kung di ako nagkakamali. So impresyon nila rito at ng Bergman nasa 68k, tapos ganun pa rin, zero down payment siya, tapos sa monthly nasa 3786, less 500 pesos pa rin, so magiging 3286 na lang monthly. Ayan yung itsura ng Bergman Street na 125 nila. So kagaya ng Bergman Street na 125, sobrang solid din ng lens niya, eh, no? Napakaganda pa ng lens, sa kaha niya okay na okay din. Front tire, mas makapal lang yung color white, pero okay pa rin naman siya. Tapos dito meron ulit Bergman Street na 125, kaya lang itong isa na to, for pricing pa siya, pero maganda rin, no? So dito sa side na to may MIUI 125 color white, kaya lang for pricing pa rin. Etong color matte orange nila, nasa 49k cash, zero down, 28 yung monthly, less 500, so magiging 2363 na lang to. Ayan yung itsura ng MIUI 125, medyo may tama lang yung kaha niya dito sa may bandang taas, malalim na gasgas, pero kung di ka naman ganun kasailanan, okay pa rin naman siya. Tapos dito MIUI 125 ulit, color cyan naman to. Etong isa na to nasa 54k cash, zero down payment, 31 monthly, less 500, so magiging 2622 na lang. So ayan, kung sakaling swak sa budget nyo, mga paps, nasa sa inyo na yan, ha. So ang ginagawa lang natin, nagbibigay lang po tayo ng tips and information kung saan po kayo pwedeng kumuha ng mga second hand na motor. Tapos dito may MIUI 125 ulit, dalawang color magenta, kaya lang parehas for pricing. Dito sa pinakadulo, ito may presyo tong isa na to. So itong isa na to nasa 48k cash, zero down, 28 yung monthly,
less 500 pesos pa rin. So magiging 3404 na lang siya. Medyo meron lang siyang konting gasgas dito. Pagdating sa kaha kompleto, walang mga basag yung lens niya. So ayan, sa lagarap ng MIUI 125, ayan yung mga options nyo dito sa kanilang warehouse. So pagdating naman dito sa may bandang kanan, eto mga scooter naman to, dito sa pinakauna pa lang. Meron sila ritong Honda Dio na 110 Fi version na rin to. Ito yung pinaka-latest version ng Honda Dio. So sa pricing ng Dio nila, nasa 51k cash, 0 down, 29 monthly, less 500 pesos. So nasa 2479 na lang monthly. Ayan yung itsura ng Honda Dio nila. Pagdating sa mga classic looking nila na scooter, meron sila rito Honda Genio. Etong isa na to, nasa 48k cash, 0 down, 28 yung monthly, less ng 500 pesos. So magiging 23 na lang siya. Meron din dito Honda Beat, kaya lang ito for pricing pa ata to. Another option pagdating sa Honda Beat, ito mababa na lang, medyo maganda-ganda pa yung kulay ng isa na to. Ayan, no? Solid pa yung kulay, mga paps, mukhang hindi siya ganung gamit na gamit. So itong Beat na to, nasa 43,000 pesos cash price. Pagdating sa down payment, naka 0 down payment siya. Sa monthly niya ng 3 years, nasa 2,596, less 500 pesos. So magiging 2,096 na lang monthly. Ayan, may makukuha na rito yung Honda Beat 110 Fi pang araw-araw. Literal na sobrang tipid sa gasolina nito. Ayan, meron sila rito. Puntaan nyo na yun, mababa na monthly. Tapos kung medyo tight talaga yung budget mo, eto, meron sila rito yung mas mababang presyo ng Honda Beat. This one, color matte black. Nasa 40,000 pesos cash price, 0 down payment. Tapos 2,452 monthly niya, less ng 500 pesos. So magiging 1,952 na lang monthly niya for 3 years. Sa inyo itsura ng lens niya. Naka aftermarket na rin siya na ilaw na LED na Osram ata. Color matte black, ayun yung itsura niya. Naka SOMG na siya na upuan. Honda Beat, walang presyo. Ito Honda Beat uli. Tapos dito sa side na to, ito mga Honda Click 125. Ito best selling scooter ng Honda. Ayan, tatlo yung options nyo rito. So dito sa pinakauna, itong color black and red na combination, nasa 51,000 pesos cash price, 0 down payment pa rin pagulugan. Pagdating sa monthly niya, nasa 2,972, ganun pa rin, may less pa rin siya ng 500. So magiging 2,472 na lang. Ayan yung itsura niya. Nakano na rin siya, bracket, para kung sakaling gusto maglagay ng top box, ay ready na. Tapos naka JRP siya na upuan. Sa mga lenses niya, okay naman, walang bangas. Medyo meron lang siyang gasgas dito, pero hindi naman basag. Tapos dito, additional option sa Click 125. Same price lang sila, 51k cash price, 0 down payment. Tapos 2,972 yung monthly, less 500 pesos. So magiging 2,472 na lang. Ayun yung itsura niya. Medyo meron lang siyang gasgas dito. Tingin ko sumemplang siya. Pero yung lens niya, wala namang bangas dito sa kaliwa. Etong kanan pala, mayroong bangas. Tapos medyo palitin na yung gulong. So ito, mas ano to, mas okay to para sa akin tong isa na to. Tapos last option mo pagdating sa Honda Click 125 dito sa kanilang branch, meron ditong color black. Kaya lang, sad to say mga paps, ito ay for pricing pa, kasi kahatak pa lang daw nito eh. Kagaya ng sinabi ko dun sa Bergman Street 125, basta sa motor trade kasi binibigyan pa yung dating owner na matubos yung unit sa loob na isang buwan. So pag hindi natubos yung unit within 1 month, saka lang nila to lalagyan ng presyo. So pagdating naman sa proseso tsaka sa requirements, explain na rin natin mga papsa. Pwede kayo rito mag-apply through online, and then pwede rin through walk-in. So yung online application nila, nandyan na sa comment section. I-fill up mo lang and then isubmit mo sa kanila. Tapos pwede ka rin dito mag-apply through walk-in. Same process lang din sa online. Pupunta ka dito, pipill upan mo lang yung application form nila, and then isi-CI ka. And then ino-notify ka nila kung approve yung CI mo, if ever na-approve ka, kailangan mo pong pumunta dito sa kanilang warehouse, kasi hindi po sila nagde-deliver ng unit, right? Tapos pagdating naman sa requirements, sobrang basic lang mga paps. Kailangan mo lang mag-provide dito ng 2 valid ID tsaka isang proof of income. Makakakuha ka na ng installment basis na motor dito. So yun lang mga paps, yung requirements tsaka proseso kung sakaling gusto nyo kumuha ng repossessed motorcycle dito sa kanila. So yun nga mga paps, na-check na natin itong mga available repossessed motorcycle dito sa Motor Trade Molino Bacoor Cavite branch kung naghahanap ka ng second hand motorcycle. Hopefully mga paps, itong video natin nakatulong sa inyo para manap mo yung inaanap mong unit. And ayun nga pala mga paps, kung bago ka lang dito sa ating Facebook page at YouTube channel, please don't forget to click like, subscribe, and syempre follow mo na rin to keep you updated para sa mga susunod na repossessed vlog natin. Yun lang mga bossing, thank you for watching.